Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 46 na International League. Dahil nga sa ganda ng play na ginagawa ng Dawan, muli silang nakapuntos laban sa depensa ng Shouko at muli nilang nakuha ang kalamangan dito. Habang si Anamichi naman ay nagiinit na nga sa laban dahil na nga sa dinadayo na siya nitong si Kenji sa ilalim ng basket. Kaya naman, sinabi nito sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawian itong si Kenji. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko timang bola at si Sendo ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Habang sa ilalim ng basket naman, itong si Kenji ay agad na naipagpalit dito kay Naito upang siya ang magbantay dito sa ating bida na si Anamichi dahil meron itong gustong patunayan sa ating bida. Habang itong si Anamichi naman ay meron din gustong patunayan dito kay Kenji at gustong gusto nitong makabawi kay Kenji dahil sa ginagawa siya nitong bata. Kaya naman, agad niyang hiningi ang bola kay Sendo upang ipakita kay Kenji na hindi siya natatakot sa mahigpit na depensa nito sa kanya. Kaya naman, Anamichi versus Kenji na naman ang ganap ngayon sa ilalim ng basket. At nang hawak na ni Anamichi ang bola, agad naman itong hinaras ng gusto nitong si Kenji. Humanda ka na ba, kulaw na Kenji? Dahil sa posisyon na ito, sisiguraduhin ko na makakabawi na ako sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na walang silbi ang improvement mo sa improvement ng hainyong ito. At tatalunin kita sa pagkakataon na to hanggang sa madala ka at masabi mo sa iyong sarili na hindi mo ako kaya pagdating sa ilalim ng basket. Kaya naman, humanda ka Kenji, dahil lalamugin ko yung katawan mo sa teritoryo ko. Yan ang sabi ni Anamichi. Talaga ba may pulang buhok? Sige, umatake ka. Tignan natin kung magagawa mong makapuntos sa akin. Basta, siguraduhin mo lang na ikaw mismo ang gagawa ng puntos at hindi mo ipapasa ang bola. Dahil sa posisyon na ito, dapat tayong dalawa lang ang maglaban. Walang dapat mga alam sa ating dalawa. Sige na Anamichi, simulan mo na umatake sa depensa ko. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Kalbong may pula ang buhok na kahit anong gawin mo, hindi ka makakagawa ng puntos laban sa depensa ko. Yan naman ang sabi ni Kenji. Sabay sinimula ng dumipensa na sobrang higpit. Habang itong si Anamichi naman ay sinimula na ding umatake sa depensa ni Kenji. At sa pagkakataon na to, talaga namang ginagamitan ng physical na lakas ni Anamichi ang depensa nitong si Kenji. Kaya naman, itong si Kenji ay napapaatras ng bahagya. Dahil na nga sa hindi nito kinakaya ang pagbunggo ng ilang ulit ni Anamichi sa kanya. At nang napansin ni Anamichi na napapaatras niya itong si Kenji dahil sa ginagawa niyang pagbangga, bigla niya naman ulit itong binunggo ng sobrang lakas sabay nag-step back ng bahagya. Sabay tumalon at akmang gagawa ng isang fadeaway shot. Habang itong si Itochi naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Kenji! Anong ginagawa mo? Bakit mong hinayaan na masira ang iyong depensa sa simpleng bunggo lamang ng kapatid ko na yan? Huwag mo siyang bantayan kung hindi mo kaya ang kanyang physical na lakas. Dahil gagawin niya lang ng paulit-ulit sa iyan. Dahil alam niya na hindi mo siya kaya pagdating sa physical na lakas. Yan ang sigaw ni Itochi. Nang bigla nagsalita itong si Misai. Hinay-hinay lang Itochi. Baka nakakalimutan mong si Kenji ang naglalaro ngayon sa ilalim ng basket. Kaya naman, hindi yan gagawa ng isang galaw kung hindi yan nakahanda para sa offense ang gagawin ni Anamichi sa kanya. Ngayon, tignan mo at panoorin mong mabuti kung paano niya mapipigilan itong nakababata mong kapatid. Yan naman ang sabi ni Misai ng nakangiti. Habang si Kenji naman ay biglang napangiti sa kanyang sarili. Umagat ka sa pain ko, Anamichi. Akala mo ba talaga natatalo mo ang depensa ko gamit yung physical na lakas mo? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil nasa plano ko na ang lahat ng ito. Alam ko, nagagamitan mo ko ng physical na lakas para mapaatras mo ko at malibre ka ng bahagya sa akin. Ngayon, humanda ka na. Dahil pipigilan ko ang paghahari mo dito. Yan ang sabi ni Kenji sa kanya sarili. Sabay buwelo at tumalon ito na mataas at sinabayan si Anamichi sa itaas. Huli ka! Akala mo makakaisa ka sa akin? Pwes, nagkakamali ka. Dahil basang-basa ko na ang gagawin mong galaw.
Yan ang sigaw ni Kenji. Sabay supalpal ng sobrang lakas sa bolang hawak ni Hanamichi. At ang bolang nasupalpal ni Kenji ay tumilapon sa kinaroroonan ni Yamato. Kaya naman, hawak na ngayon ang dawa ng bola. At mabilis itong itinidribble ni Yamato papunta sa kanilang basket. Mga kasama, bilisan nyo! Bumaba na agad kay Dali! Atin na ang posisyon na to. Sisiguraduhin natin na makakapuntos tayo dito. Yan ang sigaw ni Yamato. Habang idinidribble na mabilis ang bola papunta sa kanilang basket. Ngunit, bigla din naman itong napainto dahil sa bigla siyang naharangan itong si Rukawa. Hindi ka makakalusot sa akin, Yamato. At oo, nagagawa niyo mamabuli itong si Hanamichi. Dahil na nga sa alam niyo na ang galaw nito. Pero sa akin, hindi niyo yan magagawa. Dahil marami akong galaw na hindi niyo pa nakikita. Ngayon, subukan niyo ako. Subukan niyo ako kung magagawa niyo akong pigilan. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay hinaras ng uso itong depensa ni Yamato. Rukawa, hindi sa lahat ng oras ay madadaan mo kami sa aras. Ngayon, humanda ka na, Rukawa. Dahil sa pagkakataon na to, gugulangan kita. Yan naman ang sabi ni Yamato. Sabay na lupas ang bola papunta dito sa nangungunang si Sawakita. At ang hawak na ni Sawakita ang bola, agad din naman itong tumalon at tumira na isang easy layup. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa kay Sawakita. Dahil ang lahat ng manilaro na Shouko ay naiwan na sa kabilang basket. Kaya naman, nalibre itong si Sawakita at nagawa niyang maipasok ang bola sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa na naman ang buong tagahanga ng dawan. Ayos! Nakapuntos na naman ang ating kupunan. Sunod-sunod na ang puntos natin ah. Sige dawan, tambakan niyo ang kupunan ng Shouko. Habang may oras pa sa uling yugto ng laban na to, dapat magawa niyo matambakan ang kupunan ng Shouko. Para masigurado na natin ang pagkapanalo sa laban na to at mapauwi na natin sila na maaga sa kanilang distrito. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng dawan. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ang Shouko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Ngunit, sa pagkakataon na to, talaga namang sobrang atat na si Rukawa na makabawi sa dawan. Nang biglang lumapit si Hanamichi kay Rukawa at binulungan ito ng mahinahon. Rukawa, naaalala mo pa ba nung nagtunggali tayo? At alam kong ikaw at itong si Sawakita ay hindi nagkakalayo ng galing sa paglalaro. Kaya naman, gagawin ko ang sinabi ni Coach Hansay sa akin. Nagamitin ko ang aking advantage sa kalaban upang manalo sa kanya. Tama ba ako, Rukawa? Tama ba ako nang naiisip na dapat kong gamitin ang aking advantage para matalo itong si Kenji at makabawi na ako sa kanya? Yan ang pagtatanong na sabi ni Hanamichi kay Rukawa. Sige, kung yan ang binabalak mo, susuportahan muna kita sa gusto mong gawin. Pero dapat sa pagkakataon na to, siguraduhin mong matatalo mo na yung si Kenji sa ilalim ng basket. Gamitin mo ang iyong advantage laban sa kanya. Pero gamitan mo din ito ng utak. Tandaan mo, alam ni Kenji ang bawat galaw mo. Kaya naman, dapat gamitan mo siya ng gulang. Ngayon, ikalma mo muna yung sarili mo. At hindi ka dapat ma-pressure sa inyong tunggalian. Sige, pumasok ka na muna doon. At hahanapan kita ng magandang pasa. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Habang itong si Hanamichi naman ay agad na pumasok sa kinaroroonan ni Kenji. Para silang dalawa ulit ang magbantay sa isa't isa. At itong buong manonood ay napatayo sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga sa nakita nila si Hanamichi na pumasok sa kinaroroonan ni Kenji. Tignan nyo yung may pula ang buhok. Mukhang gustong-gusto niya talagang bumawi dito kay Kenji ah. Wala siyang kadaladala na matalo dito. Hoy, may pulang buhok! Huwag ka nang umasa pa na makakabawi ka kay Kenji. Masyadong malayo ang inyong agwat sa isa't isa. Hindi kayo magkasing level. Tandaan mo, marami ka pang kakainin na bigas bagong matalo ang malalimaw na Kenji na yan sa ilalim ng basket. At ikaw naman, Kenji, dalain mo na yan may pulang buhok na yan. Para naman matauhan na siya na hindi niya magagawang talunin ang isang katulad mo. Go, Kenji! Talunin mo ang may pulang buhok na yan! Kenji! 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 Yan ang sigawan ng mga manonood. Habang itong si Rukawa naman ay agad na pinasa ang bola papunta dito kay Hanamichi. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Kenji. At talaga namang nakangiti lamang ito sa harapan ng ating bida na si Hanamichi. Habang itong si Coach Hansay naman ay may napansin na kakaiba kay Hanamichi. Mukha may gagawing kakaiba itong si Hanamichi ngayon ah. Dahil yung mukha niya ngayon ay ang mukha ng punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang mukha na siguradong may gagawin na kakaiba na magpapahanga sa amin. Sige Hanamichi, ituloy mo yung binabalak mo. Ipakita mo sa amin ang dapat mong ipakita. At ikaw naman Kenji, humanda ka ng mabuti. Dahil siguradong ikaw gugulat mo ang gagawin ng bata ko sa'yo ngayon.
Dahil mukhang bibigyan ka niya na Michi ng isang malakasang galaw na hindi mo makakalimutan. Alam mo naman yung sana Michi at hindi niya hayaan na matapos ang laban na to na hindi siya nakakabawi sa'yo. Kaya naman, humanda ka na Kenji. Ibigay mo na ang lahat ng mga kaya mo para lamang depensahan itong manlalaro ko. Yan ang sabi ni Coach Ansay sa kanyang sarili. Habang sa ilalim ng basket naman, itong si Ana Michi ay bigading umiti kay Kenji. Hoy Kenji, handa ka na ba? Handa na ba ang sinasabi mo? Ginagawa mo akong bata kanina pa. Pero ngayon, ito na ang ganti ko. Ngayon, ikaw naman ang gagawin kong bata sa harapan ng maraming tao. Kaya naman, ihanda mo na yung sarili mo. Dahil hindi mo kakayanin ang gagawin ko sa'yo. Yan ang sabi ni Ana Michi. Habang itong si Kenji naman ay tahimik lamang at seryosong binabantayan itong si Ana Michi. Ano kayang binabalak nitong si Ana Michi? At parang may kakaiba sa kanyang kinikilos ngayon ah. Kailangan ko mag-ingat dahil baka gamitan niya ako ng panggugulang sa laban na to. O baka naman, ginagawa niya lang yan para mawala ang atensyon ko sa mga kasama niya at malibre siyang makapasto dito. Ano ba talagang binabalak mo Ana Michi? Pero kahit ano pa yan, gagawin ko ang lahat para mapigilan ka lamang. Yan naman ang sabi ni Kenji sa kanyang sarili na talaga namang hindi alam ang binabalak nitong bida natin. At dito na nagtatapos ang Chapter 46 ng International League.